What's up mga kaibigan? This is Motozar, your DIY master and your travel master. So sa video na ito, pag-uusapan natin anong gagawin natin sa tagas na yan ng ating mga makina. So huwag baliwalain yan mga kaibigan, kasi pwede yan mag-cause ng major issue. Pasaway ang aso na yan eh. So, you know, nagpa-vlog ako, iniisturbo ako. Alastik na yan. Ayan. Ayan o, oh, matagas o. Oh. Basa yan o. Oh. Minsan tumutulo pang araw dito eh. Siyempre, wag nating baliwalain yan o. No? Ito lang katapat yan mga kaibigan. O-ring. Tapet O-ring. Binili ko lang ito dati. Kasi dalawa ito eh. Binili ko to 60 pesos ang isa. So anong tools na kailangan? Isa lang. Ito lang. Open or close na 8 mm. Yan, nakita nyo. So papalitan natin. In this case mga kaibigan, ang may problema yung ibaba. Sa itaas, chinek ko kanina, okay pa. Okay? So common ito sa mga naka-XRM, syempre, decarburador, FI, RS, RS125. Basta ganito ang ulo. Very common ito mga kaibigan. Kahit nga dun sa mga lumang Wave, Honda Wave, na ganito ang cover ng tapet nila. Very common itong issue na ito mga kaibigan. So, pag dito, ang tagas, walang ibang pinanggagalingan yan. Pagka rito, mabasa yung dito nyo mga kaibigan. Dito yan, tapet cover talaga yan. Hindi naman pwede rito, wala dyan. Or sa kabila. Kasi pag ito may tagas naman dun sa timing chain cover, oh, pag ito naman ang may tagas mga kaibigan, syempre automatic dito ang magbabasa. So gasket lang din yun. May gasket kasi dyan. Okay? Huwag lang dito. Kapag dito na ang tagas ilalim at alam nyo nabuksan na yung makina ninyo, biniak na, eh yung gasket na naman yan dyan. Pero ang concern natin dito sa ulo lang ha. Kasi very common ito yung dito. Yeah, ito wala naman siyang basa. Mukha lang siyang may langis. No? Pero tuyo po yan mga kaibigan. Kasi yung reflection ng cellphone natin, yung ilaw niya. Pero ang talagang issue nito, itong ilalim niya, basa o. Oh. Kikita niya yan? Iba, magtataka. Saan ba galing yung langis na yan? Sa tambutso ba? Hindi. Dito lang yan galing mga kaibigan. Sa valve cover lang yan. So i-address na natin. Palitan natin ng O-ring. Kahit pa video ako. Kailangan lang natin syempre ng tools na ito, 8 mm, no? Usan lang natin. Counterclockwise lang yan. Ay, grabe. Ang higpit. Yung iba, sa kakahigpit ito, malolos thread na ito. Eh, hindi naman yun ang ano eh. Sabi naman yung otol ko, hindi. Oh, higpit ah. Hindi niya raw ito hinigpitan. Kasi wala naman siyang tools. Ever since na nakuha niya sa akin itong motor na ito. Mag-iisang taon na ito sa kanya eh. Kaya kung napapansin niyo sa mga vlog natin mga kaibigan, hindi ko na gaano napavlog itong XRM. Which is ito yung motor na nagpakilala kay Motozar. Itong XRM na ito. So pag binuksan niyo ito, commonly, kahit na hindi na kayo pumunta ng mekaniko mga kaibigan. Ah. Ayan o, dumikit pa nga eh. Sa katagalan na yan. Pag binuksan nyo to, may lalabas dyan na langis. Ipito. Ayun. Ayan o, may lalabas na langis. Normal yan. Tapon na natin yan. So ito yung papalit natin. Ayan, oil seal na bago. I mean, bago kasi in the sense na hindi pa nagamit. Pero matagal na ito nabili ko. Siguro mag-isang taon na ito nakastock sa akin. So ito lang. Tatanggalin natin ito kasi nag-flatten ito sa katagalan. Tingnan mo, flat na nga eh. Oh. O, nilagyan pa nga yun ng ano eh. Kasi maalala ko noon, ayokong palitan muna. Nilagyan ko yan ng ano, liquid rubber. O yung liquid gasket. Sukitin nyo lang to ng matalas para matanggal ninyo.
Siyempre, linisan muna natin. Pati yung pagkakabitan, paglalapatan. Lilinisan na rin natin. Para suwabe mamaya. Dito lang naman talaga galing yan, mga kaibigan. Wala nang ibang pinanggagalingan yan. Hindi naman pwedeng sa tambutso. Kasi kung sa tambutso, dapat nag-uusok kayo ng itim. I mean, naglalangis yung tambutso ninyo. Eh, hindi naman naglalangis yung tambutso nito. So, ang isa lang talaga pinanggagalingan yan. Yung dito lang talaga sa tapit niyan. So, ito, babaklasin lang natin. Yan. Sa katagalan, tapos mainit, makina, nagpo-flatten ito. Nagpo-flat siya, di ba? Bilog yan eh. O, yan, tingnan nyo, nagpo-flat na siya. Flatten na siya, mga kaibigan. So, papalitan natin ito. Yun na, nalaglag na yung tool natin. So, wala nang edit-edit to, ha? Diretso na to, mga kamotosar. Thank you for watching my video. At paki-follow din tayo sa ating FB page, Motozar, para sa mga katanungan po ninyo. Dito sa ating YouTube, hindi ako gaano nakakapag-reply sa ibang mga comments. Pwede kayong mag-message doon sa ating FB page. Nasaan na yung Ayun. Ipulot mo ngayon. Paki-follow yung FB page natin, Motozar. Tapos mag-join din kayo sa ating FB Facebook group, XRMFI by Motozar. Sa mga naka-Honda Click din, mag-join din kayo sa group natin. Honda Click 125 by Motozar. Ito, tingnan nyo tong bago. Kumpara natin tong bago, yung hindi pa nagamit, dito sa gamit na. So, flatten na ito. Flat na. Itong isa, bilog na bilog pa. Okay? Tapos, yun lang. Ikakabit mo lang siyang ganyan. Kakabit lang natin na ganyan, mga kaibigan. So, kung mapapansin ninyo, merong kunting uka na yan ay umuusli konti. So, yan yung mag-i-stop ng langis. So, wala nang paligoy-ligoy. Babalik na natin. Napunasan na natin yon. So, ibabalik lang natin to. Kahit magkabaliktad naman yan eh. Pero ang palatandaan ko dito yung number. Pag naiayos sa pagkalagay yung number na 15 o kaya 16, yun na yung tama niyang ayos. So, ibabalik lang natin yan. At pag nagipit kayo nito, huwag masyado, mga kaibigan. Kasi langis, tulad nga na sinasabi ko lagi, langis lang ang pinipigilan yan. Walang pinipigilan yan na piyesa para sa makina natin, kundi langis lang. Kaya tamang higpit lang. Okay? Dapat lapat maigi yan. Dito ka. Yung video. Lalapat maigi. Yan o. Yan yung palatandaan ko dyan. Dapat nakaganyan, nakalapat maigi. Tapos lapat doon. Saka natin, higpitan. Napakasimple lang. Higpit lang ng mga 1.5 kilos. Ay, mali. Pabaklas yun. Yan o. Lapat na, pati sa ilalim. Okay. Higpit natin. Okay na yun. Mga 1.5 kilos lang. Isa't kalahating kilo na bigat ng top. Ganun lang maghigpit pag langis lang ang pinipigilan. Okay. So, ganun lang, mga kaibigan, no? So, lilinisan na lang yan ng maigi para matrace kung may tagas pa ba after that. So, ito, wala pang tagas sa taas, kaya okay lang yan. Then, sa ilalim lang tayo nagpalit. Inuulit ko, yung langis na yan, hindi yan nang galing sa tambutso. Kasi kung tambutso galing yan, mga kaibigan, ang inyong motor ay naglalabas na ng langis. Nag-uusok na ng langis. At, dapat dito, malangis na. Pero kita nyo naman, hindi naman yan malangis, oh. Magabok pa nga sa loob, eh. Ayan, oh. Kunting dumi lang. Kasi FI tayo, mga kaibigan. Pag FI ang motor mo, dapat hindi yan nag-uusok ng itim. Hindi kagaya ng decarburador.
Ito, FI din to. Raider to, FI. Tingnan nyo, ha. Oh, ganyan lang yung dumi. Ito, may decarburador dito. Tingnan nyo, ha, yung pagkakaiba ng decarburador at FI. See? Yan. Kaya di hamak na mas matipid ang mga FI. Itong motor na to, mga kaibigan, kung nasubaybayan nyo si Motozar, since 2016 itong motor na ito, and still good. Walang problema sa running, walang problema sa pagpapatakbo kay ng kapatid ko. Panda rin mo akin. So, tinatanong ko nga siya, ano bang ginagawa mo sa motor mo? Bakit napamaintain mo na matino? Ayan. Matinong umandar. Take note, ha, malamig yung makina. Oh. Oh, hahawakan ko yan. Oh. Malamig yung makina. Ha. Kasi nga, hindi ko siya ginalaw na mainit dahil tornilyo dito. Pag mainit yung makina mo, pwedeng mano. Diyan, malamig. Oh. Painit na, syempre, kasi maandar na. Eh. Pero hindi siya ganun kahirap panda rin. Kasi hindi ako nag FI cleaning nito. Throttle body cleaning ang ginawa ko. At minsan lang ito nag-throttle body cleaning. Nung binidyohan ko pa nga eh, mayroon akong tutorial dito sa channel natin. Tapos yung parang pumupugak-pugak, wala. Wala sa motor na ito. So anong ginawa ko nung ako nagmay-ari nito? Basic lang. Linis. Tamang change oil lagi. Ito medyo may kalumaan na eh. 5 years na itong motor na ito eh. Kaya every 2,000 kilometers sinasuggest ko mag-change oil na. Ganun lang. Pero still good running. Dalawang beses na nag-ball ito. Okay, dalawang beses na bumaya ng ball. And still good. Nag-iba lang yung itsura niya kasi mahilig sa sticker yung kapatid ko. O ikaw nagmay-ari nito for 1 year. Anong ginagawa mo para manatiling matino yung motor na yan? Tamang alaga lang. Linis. Yan lang, tamang pihit. Pihit, tapos? Pihit ng silinyador. Siyempre, change oil. Oo. Nagpalit ka na ba ng air cleaner nito? Hindi pa. Lagi niya change oil ito. Yung air cleaner nito hindi pa napalitan. 1 year na. Ako ang last nagpalit niyan eh. Tapos fuel filter. Siyempre, sasabihan ko naman siya kung kailan siya magpalit. So, ganun lang mga kaibigan, no? Ayaw lang is na yan, yung tumagas yan kanina. So, lilinisan na lang yan para mawala na yung tagas na yun. Yung bakas ng tagas. Ganun lang mga kaibigan. Hindi kailangan na ibaba, i-overhaul ang inyong makina dahil lang sa tagas na yan. Nanggagaling lang po yan dito sa tapet, sa taas. O kaya dito sa baba. O kaya doon sa timing chain cover. Pero, madalang sa timing chain cover. Ito talagang dalawa ang cost niyan. Bili lang kayo ng oil seal na sinasabi ko nga. Punta lang kayo sa kasa ng Honda. 60 pesos lang to mga kaibigan. Original pa yan. O-ring tapet. Okay? Ganun lang. Thank you for watching. This is Motozar. Again, pa-follow yung ating FB page, Motozar. Salamat mga kaibigan. Bye-bye.